Yes, hello guys. Welcome back sa ating channel. Welcome back. Welcome back. Magluluto tayo ngayon ng chop suey. So, ang kakailanganin natin ay sibuyas, isang ulo ng sibuyas at apat na butil ng bawang. So, guys, ako bumili na lang ako ng ready-made na chop suey, yung mix na. Pangkaraniwan naman ito sa Pilipinas, kaya pwede kang bumili ito sa palengke. Maraming ganito per kilo. So, it's your choice. Kung gusto mo naman iwahiwalay, bili ka ng cauliflower, bagu beans, carrots, bell pepper, repolyo, at saka yung sili kung gusto mo. Yan. Marami namang option. Pwede mo rin naman dagdagan ng sayote kung meron. Pero dito wala kasi ganong sayote. Nandito po tayo sa ibang bansa. So guys, bago po natin simulan, baka bago ka lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. Pakihit na rin yung bell para lagi kang updated sa new upload videos ko. So para matutunan mo ang mga simpleng pagluluto, just tune it to my channel. So guys, simulan na natin. Bali, unahin natin yung bawang, tapos sibuyas. So, kailangan din naman natin ng toyo. So, hindi po ito sponsor, kaya hindi ko po ganang pinictures. So, kung gusto nyo po rin dagdagan ng ibang seasoning, pwede nyo rin palagyan ng paminta, konting asin, pero hindi na po ako naglalagay ng asin pagka gumagamit ako ng soy sauce. So, guys, so simulan na natin. So guys, kailangan nating painitin yung kaldero. Tapos pag mainit na, saka natin lagay ng konting mantika para igisa muna natin ang sibuyas at bawang. Normal yung iba na una yung sibuyas, pero ako inuna ko yung bawang. So painitin po natin. So mainit na po, lagay natin ng mantika. So kailangan po ng mahina yung apoy para hindi po masyadong masunog yung ating bawang. Unahin po natin muna yung bawang. So halo-haloin po natin para hindi masunog, para magpantay-pantay po yung bawang. So pag golden brown na po yung kulay ng bawang, pwede na po natin ilagay yung ating sibuyas. So lang po natin. So medyo golden brown na po yung kulay, pwede na po natin ilagay yung sibuyas. Nilagay na po natin yung sibuyas. Hintayin lang po natin yung maluto rin yung sibuyas, saka natin lagay yung ating mixed vegetable na chop suey. So ganyan lang po kadali yan. So reminder lang po, dapat medyo mahina yung apoy para hindi nagbibigla. Hinaan po natin ng bantes sa kasi stainless po yung ginagamit natin kaldero, kaya dapat hindi po masyadong malakas yung apoy. Okay guys, so hintayin natin maluto ang sibuyas. So, okay na po, maluluto na po yung sibuyas. Pwede na po natin ipagsamasamahin yung gulay. So, haluin po natin. Tapos, takpan natin 1 to 2 minutes po para steam lang po siya. Bakit natin mahalo. So lagyan din po natin ang kalahating kutsaritang paminta. Pasaluin natin. Ito. Okay, takpan na po natin naman sa 2 minutes. So wait lang po natin ng 1 to 2 minutes. Saka natin lagyan ng konting
konting toyo. So lagyan na po natin ng konting toyo. Kahit na isang kutsarita lang po, isang kutsara na toyo po. Tapos haluin po natin at takpan. Tapos hintayin natin ng 5 minutes hanggang sa maluto na ang gulay. So takpan po natin, hintayin po natin ng 5 minutes tapos okay na po siya. So guys, buksan na po natin. Pwede na po, luto na po. Patayin na po natin. So guys, luto na po. Inilagay na po natin sa ating mangkok ang ating simpleng chop suey. So guys, itong niluto po natin is pang-isahan lang po ito. So for diet food po lang po. For diet lang po ito. So para lang po sa isang tao. So guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para mapanood mo yung bago kong video, lalo na sa mga simpleng pagluluto lamang, simpleng recipe na maaasahan at malulusog at masustansyang pagkain. So guys, don't forget to subscribe, like and share. Hanggang sa ulit, and pakashare na lang po. Salamat po. God bless po.